everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Erlinda Sanz, a karinderya owner na may tatlong anak na nakapagpatapos po ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo ng dahil lang po sa karinderya business. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang journey ko at magbigay din ako ng mga tips sa mga natutunan ko along the way. But before that, sa mga bago pa lang sa channel ko na hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa aming dalawang ulam po na in-order po ng aming customers. I-share ko po sa inyo kung ano po ang mga ingredients na ginagamit po sa aming dalawang putahe, dalawang mino na in-order po ng aming customers. No? At ipapakita ko din po sa inyo, mag-haul po tayo ng aking pinamamalinki. So ito na po. So ito po ang mga pinamimili ko po ngayon kasi po may order po ako na dalawang menu po, no? Bicol Express at saka yung lumpiang gulay. So papakita ko po sa inyo, mag-haul po tayo ng aking pinamamalinki. So ito na po ang aking uunahin. Yung ingredients ko po sa lumpiang gulay ay itong sayuti po, no? Yung kakaslice lang po ng aming suki, no? So priskong-prisko po ang panghalo namin sa aming lumpiang gulay. At ito pa po ang ingredients natin sa ating gulay na lumpia, no? Masarap ang ating gulay na lumpia, lumpiang gulay, kapag meron tayong ubod ng niyog. Ubod ng niyog ang pinaka-the best, pinaka-masarap na gawing gulay, lumpiang gulay. No? Lagyan mo lang ng sayuti kasi medyo mahal po ito. Hindi po tayo kikita ng malaki at malulugi tayo sa ating effort. Kaya hinaluan namin ng sayuti. No? Yung sayuti na na-slice. No? So, isang kilo po ang binili ko. Ang kilo po dito ay 70 pesos po ang kilo sa aming ubod. No? Ubod ng niyog. Then, meron po kaming lumpia wrapper, 100 pieces kasi po ito ang order sa amin. So, ito po ang worth nito ay 90 pesos, 100 pieces po. Ito naman po ang sitaw, no? Itong sitaw po ay extender ko po ito panghalo sa aking Bicol Express, no? Bicol Express po ang aking order. Yung gusto nila na yung maanghang talaga, no? So ito po. So ipapakita ko din po sa inyo ang iba pa naming mga lulutuin sa araw na ito. So meron po tayong ampalaya. No, ang ampalaya po dito ay for 50 pesos po ang isang kilo. Ngunit binigyan po ako ng discount kasi po suki po. Suki na po kami, no? Sila po ang taga-deliver sa amin ng mga bihon, pansit, yung iba pang mga grocery na niluluto po namin sa umaga. So, meron pa po dito, itong sitaw po, ito po ang aming lulutuin ngayon, i-display adobo. No? So, meron pa tayong mga ibang binili, itong hotdog, no? Para bukas po ito, binili ko ng advance kasi po para may maluluto po kami sa umaga, no? Ito. Saka itong manok, yung manok na binili ko, ito, 20 pieces po. Then, meron kaming atay at itlog. Atay log, no? Atay. Chicken liver. Yan. 190 po ang isang kilo dito, no? Tip ko lang po, kapag magpili po kayo ng chicken liver, ay dapat kumpleto po, meron pong heart, no? Katulad nito, no? Kasi yung mga customer namin, ayaw nilang bumili ng chicken liver kapag walang heart, no? Kasi masarap itong heart. So, yan.
Then sa mga ingredients naman po ay bumili po ako na isang kilot kalahating edible oil, no? Ito po ang ginagamit namin araw-araw, no? Makaubos po kami ng 2 kilong edible oil, no? So, meron kaming ketchup, pork and beans, panghalo sa aming pork apritada, then, yung cornstarch na nagpapastiki po ng ating mga ulam, no? At saka, itong sweeties, no? Pangpatingkad po ng kulay ng mga ulam natin, no? So, gumamit din kami ng Maggi Magic Syrup. Optional lang po ito. Depende po sa inyo. Then, itong sugar namin, nilagyan talaga namin ng sugar ang aming mga niluluto. Then, itong gulay naman ay panghalo namin sa aming munggo. Yan. Kaming itlog na isang tray, no? Yung tray na, yung itlog namin dito ay 180 pesos. Then, meron po kaming bitchay, panghalo namin sa mga sinabaw na barilis, sinulang barilis, at meron kaming tanglad. At meron tayong sibuyas dahon, no? Yung meron po tayong ito, tambo or dabong, no? Pag 50 pesos po ang isang kilo dito sa amin, no? Tambo or dabong. Then munggo, no? Sa munggo po, napakalaki po ang kita natin dito kasi tutubo po ito. Then niyog. Niyog para sa ating Bicol Express at sa ating mga ginataang gulay, no? Then meron tayong mga bawang at saka sibuyas na pula. Then meron tayong red bell pepper. 10 pesos lang po ang 8 pieces po, 10 pesos lang po. Ito po sili green, no? Siling haba to. At saka meron po kaming luya. Itong luya po ay 10 pesos lang po ito, no? Yan, 10 pesos lang po ang isang tapok. And ito naman pong mga isda, no? Itong kilo ng isda ay 60 pesos po ang isang kilo. So, bumili po ako ng 4 na kilo para sa prito at saka paksiw. No, yan. Tapos meron tayong mga karni. Yung karni natin, laman, halos laman lahat, no? Laman. Pang apritada at saka itong chorizo din, no, konti lang ang binili ko, 1.5 kilo lang kasi nakakabili po ako kahapon ng 2 kilo, so bali additional na lang po ito. Then ito po ang isda, tuna na pang sabaw namin. Yan, so meron din tayong yan. Pang ano ito? Pang Bicol Express. Gawing Bicol Express. Ito po. Bicol Express. No? Ito. Yan. So, ang iba pa namin mga gulay ay meron pong nag-deliver nito. Gaya nito, pakbit. Hinatid na po ito sa amin. So, ito na po ang ating Bicol Express. Nyo guys, oh. Hindi siya nasira, no? Sakto talaga ang kanyang pagkadikit ng ating lumpia, no? Kasi dati po ay kapag ipinirito ko po ay sana bumukad yung wrapper niya, no? Sobrang pangit po tingnan. Bumuka. Ayan guys, oh. So magko-comment down lang po kayo diyan, no, sa mga gustong matuto kung paano po natin ibalot ang ating lumpia
na hindi po bumuka ang lumpiang wrapper. Tingnan nyo guys, oh. Yan, oh. Maganda talaga ang pagka-roll, no? Maganda ang pagkabalot ng ating lumpiang gulay. So, yan lang po sa araw na ito. At sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. And please, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po na mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at tiyaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.